narito po ang ating mga kailangan na ingredient para sa ginisang kalabasa at sitaw na may pork. Gagamit po tayo dito ng garlic, onion, pork, nahiliwa ko lang sa mga ganitong size, sitaw, kalabasa, tokwa na pinirito natin kanina at hiniwa ko lang sa mga maliliit na piraso. Para sa mga pasarap, maglalagay tayo ng oyster sauce, salt, and pepper. Maglalagay din po tayo dito ng tablespoon na brown sugar at konting tubig. Next step po natin, ilagay natin ang kahoy. Igisa lang natin yung baboy hanggang sa mag-brown yung kulay niya. Maluto siya ng konti. Pag nagka-kulay brown na siya, ibig sabihin, naluto na siya ng konti. At nagsama natin ng maayos. Hindi ko pala nabanggit ulit kanina, maglalagay tayo ng 1 tablespoon of soy sauce. Maglalagay na po natin yan. Thank you.
senyorin po yun, ha, kung gusto yung magdagdag ng tubig. Pero mas fresh rin tubig, mas masarap din naman siya. Pero ako din nga nagdagdag po kasi ng tubig para si Ayana, anak ko, makakain niya yung sabaw na may kalabasa na dinurog sa kanin. Tapos, after natin ilagay yung... sugar, ilagay na natin na. Tofu. Kaluin lang natin ito. Pakuluin natin ng isang pakulo pa. Then, tapos na po tayo sa ating minisang kalabasa at sitaw na may pork. Gusto ko lang i-share, no, lahat ng niluluto ko sa aking YouTube channel ay hindi niluto lang dahil sa vlog. Niluluto ko po yun dahil kulang po namin. Opo, kasi yung, di ba, yung iba, nag-gumagawa sila talaga ng isang putahe or isang recipe na for content po talaga. Ako, kung anong ulam namin o kung uulamin namin, ayun yung binablog ko. So, there's no room po para magkamali tayo dahil kung nagkamali ka ng luto or hindi ka, I mean, yung kinalabas na ng luto mo ay hindi masarap, wala kami kakainin. Yun lang, I just want to share that one. Okay, so pakuluan natin ito after that. Luto na po ang ating ginisang kalabasa at sitaw na may pork. Hawain na po natin. Luto na po ang ating ginisang kalabasa at sitaw na may pork. Salamat po! Magkita-kita tayong muli sa aking susunod na lulutuin. Salamat po!